Kung hindi tayo magkakaisa sa tahanan, sa pamayanan, sa simbahan, matitinding laban kontra kasamaan ang ating mararanasan. Kaya nga maliwanag ang dasal ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tagasunod niya, Father, that they may be one as we are one. Because the world is one. O nakita niya na? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod, do not be surprised if the world will hate you. Because it hated me first. Collectively, talagang tinatawag ng Panginoon ang pwersa ng demonyo bilang buo. So make no mistake, buo ang diablo. Lahat gagawin ng diablo upang pabagsakin ka, upang pabagsakin ang pamilya mo. So kahit ang isang problema ay simple lang o isang problema ay iisa lang, tama, iisa lang. Pero kung sa halip na magtulong-tulungan, kung sa halip na magmalasakitan, magkakanya-kanya at maglalaban-laban. Yang simple at yung isang problema, madadagdagan niya. Sapagkat the devil will capitalize on that. So anumang problema sa anumang pamayanan, lalong-lalo na sa pamilya, ay hindi okasyon upang magsiraan, upang magkanya-kanya, lalong-lalo na upang mag-iwanan. Problema mo yan, solusyonan mo yan. Sapagkat yan din ay magiging okasyon ng diablo to gain the upper hand. Mas lalo kanilang o niyang sisirain. Mas lalo kanyang istresin. Mas lalo kanyang mawasakin hanggang wala nang matira sa atin. Ano mang problema sa pamilya, tama, may magkakagalit, tama, may magkakasama ng loob, pero dapat may cooler heads na magsasabi, tama na, okay na. O, paano natin susolusyonan ito? Kasi kung hindi, kung lalo tayong magkakagulo, mas lalong lalakas ang pwersa ng diablo. Kaya nga ako personally, natutuwa ako doon sa naging pagdalaw ni Pope Francis sa Iraq. Kasi napakagandang eksena yun eh. Hindi ko alam kung ano ang naging dating sa inyo nun. Pero nakalulusaw ng puso. Kasi ang sinasabi nun ay ganito, kahit na tayo magkaiba, pupwede tayong magkaugnay, pupwede tayong magsanipwersa upang sa kasamaan, sa kasalanan ay kumontra. I could imagine the devil grinding his teeth, trembling. Inis na inis siya. Aba, yung mataas sa opisyal ng Katoliko at ng Muslim magkasama, tag-uusap yung dalawa. Lalong-lalo na kung yung pagmi-meeting na yan ay magkakaroon ng magandang resulta. Sapagkat ayaw na ayaw yan ng demonyo na nagkakaisa tayo. Mas gusto niya, naglalaban-laban tayo, nagiinisan tayo, nagpapataasan tayo, nag-aaway tayo. Sapagkat doon niya tayo mas madaling natatalo. Sa palagay ko nga po, mas pabor sa kanya na nagsisira, nag-aaway-aaway tayo, kesa sa isang tao lamang, individually, ang kanyang sinisira o tinutukso, sapagkat mas matinding gawak ang nagagawa nito. Kasi alam niya namang, hindi naman niya kayang pabagsakin ang isang pamilya sa pagkakamali lang ng isang miyembro. In the same way na hindi niya kayang pagbagsakin ang isang kumpanya, ang isang negosyo, sa pagkakamali lang ng isang empleyado. In the same way na hindi niya kayang pabagsakin ang buong samahan, maging ang simbahan, sa pagkakamali lamang ng ila-ilang miyembro. O batay sa ating kasaysayan, di ba? Sa simbahang ito, ang dami ng nagkamali ng mga Katoliko, pati mga pare. Pero, nag-ibaba ang simbahang ito? Hindi. Sapagkat marami mga pagkakamali man, mga isolated cases yung mga yan, hindi magkakaugnay, hindi magkakilala, pero sa oras na yung magkakaugnay, magkakakilala, na dapat ay nagsusuportahan at nagmamalasakitan sa isa't isa, sa simbahan ay magkanya-kanya at maglaban-laban, baka doon na ang ating katapusan. Minsan ay may nagsabi, sa palagay nga doon niya, hindi kayang sirain ng demonyo ang simbahan sa pamamagitan ng pagkakamali o pagkasira ng ibang o ilang kaparian. Manapa, ano yan?
baka sakaling masira ng demonyo ang simbahan kapag ang mga pari ay nagsiraan at naglaban-laban. Kapag ako nga po ay nagbe-bless halimbawa ng tahanan o kaya anumang gusali o office kung saan nandoon may nag-i-stay ng mga tao. Ang isa sa mga lagi kong sinasabi ay ganito, kaya kayo nagpapa-bless, eh, siyempre, aminin niyo, gusto niyo rin mawala ang masamang espiritu. Pero sinasabi ko sa inyo, masamang espiritu din ang espiritu ng inggitan, ng siraan, ng patutsadahan, ng takipan, ng kawalang malasakit at kawalang pakialam. Kaya kung kayo ay hindi magkakasundo at di aayos sa tahanang ito, sa office na ito, sa gusaling ito, abay kahit isang truck ng bumpero, ang holy water na ipising natin dito, pamamahayan pa rin ito ng masamang espiritu. Hindi ba totoo naman yon? Kapag hindi maganda pag-asama sa pamilya, maging sa anumang samahan, sa opisina, o pansinin mo, parang ibang pakiramdam mo, parang may kung anong espiritu na bumibigat o nakapatong sa dibdib mo, nakapanlulumo, nakalulungkot o nakatatambla yung pakiramdam dito. Kaya nga para sa akin, kung magkakaroon lamang ng survey, alam po ninyo, tungkol sa pinakalaman o pinakauna na laman ng ating mga panalangin, sigurado ko, actually, sinearch ko eh. Pero, bago ko isearch, hinulaan ko na. Sabi ko, lagi sigurado, base sa pagninilay ko, lagi siguradong nangunguna sa panalangin ng mga tao, hindi pera, hindi trabaho, hindi negosyo, hindi gumaling sa sakit, hindi maganda kalusugan, ni hindi masolve ang isang malaking problema, hindi pamilya. Kasi ibang nagagawa ng isang buong pamilya, kahit gipit ka sa pera, kahit may sakit ka pa, kahit hindi pa nakasosolusyon sa isang malaking problema. Kasi kapag buo ang iyong pamilya, ibang perse, feeling mo lahat kaya mo, feeling mo lahat malalampasan mo, at feeling mo, blessed ka pa rin sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa iyo sapagkat ang buong pamilya ang maituturing mong pinakamagandang nangyayari sa buhay mo. And when we say family, hindi lamang po ito kadugo, ha? Pamilya rin ang tawag mo sa kaibigan mo na hindi mo kadugo, sa kakilala mo na hindi mo kadugo, sa kasama mo sa komunidad na hindi mo kadugo, pero sumusuporta sa'yo. Kanina may nagkumpisal, hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Sa mundong ito, may mga tao talaga na hindi makakaintindi sa'yo, na kahit anong gawin mo, hindi ka intindihin. Pero sa mundong ito, may padala ang Diyos na talagang tao para sa'yo, na susuporta sa'yo, anumang mali ang magawa mo. So yung mga taong hindi pinadala lang Diyos para sumuporta sa'yo, na kahit ano ang gawin mo ay may masasabi sa'yo, oh, just be civil with them. Pero itong mga tao na pinadala ng Diyos para maging suporta sa'yo, alagaan mo. Tama, sabi nga ni Santa Teresa, ang Diyos lang ay sapat na. Hindi mo kinakailangan ng kahit sino, ang Diyos lang sapat na. Gipit ka sa pera, ang Diyos lang sapat na. May sakit ka, ang Diyos lang ay sapat na. May problemang malaking, kinakailangan bigyan ng solusyon, ang Diyos lang sapat na, sobra-sobra pa. Pero I think you will all agree with me na mas nararamdaman natin na sapat-sapat at sobra-sobra ang biyaya ng Diyos sa ating buhay kapag buo at suportado tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kaya hindi minamasama ng Diyos na isa sa mga una sa ating panalangin, pamilya, sa pagkatandaan natin nang ang Diyos na ito ay nagagawang tao, isinilang siya sa konteksto ng isang pamilya. At lahat, maging ang kamatayan sa krus na kaya niya, hindi lang sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanyang pamilya, partikular ng kanyang ina, na habang naghihirap siya, ay nasa paanan niya.